Katropa, naranasan mo na bang maka-encounter ng isang bagay na sa palagay mo ay dapat hindi totoo? Well, maraming ganoong bagay sa ating mundo na kapag iyong narinig, iisipin mong gawa-gawa o kalokohan lang. Subalit sa maniwala ka man o hindi, ay totoo pala. Ang ilang katotohanan o facts ay sorpresa sa atin at nagbibigay ng kapaki-pakinabang na kaalaman sa iba't ibang mga bagay. Subalit may ilang katotohanan din na hindi lang mahirap paniwalaan, kundi nagbibigay rin sa atin ng takot. At yan katropa ang pag-uusapan natin sa video na ito. Noong December 24, 1871, ang barkong Amerika ay nakipag-unahan sa isa pang barko patungo sa pantalan ng Montevideo na nagresulta sa mataas na presyon sa boiler nito at pinagmula naman ng sunog. Sa kabuuan, mayroong 164 na pasahero sa barko at ito ay binubuo ng first, second at popular class at ayon sa ulat, 65 lamang sa kanila ang pinalad na makaligtas. Ang barko ay nilamo ng apoy at lumubog malapit sa baybayin ng Punta Espinillo sa Uruguay. Si Ramon Artagavitia, nakabilang sa mga nakaligtas, ay tumalon sa dagat at iniligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglangoy palayo sa nasusunog na barko. Gayunpaman, bago yon, nasaksihan niya kung papaano nasunog ng buhay ang mga kapwa niya pasahero at ang kakilakilabot na tagpo na yon ang naging pangunahing dahilan para sa kanyang mental trauma na dinanas niya ng ilang dekada. Sa loob ng 40 taon, hindi kailanman sumagi sa isipan ni Ramon na maglakbay at sumakay muli ng barko. Gayunpaman, taong 1912, narinig niya ang balita tungkol sa isang malaking barko na sinasabing unsinkable o hindi maaaring lumubog. And yes, katropa, tama ka ng iniisip. Ang barkong ito ay ang Titanic. Malaki ang pananampalataya ni Ramon sa Titanic at naniniwala siya na sa tulong ng wireless telegraph, isang bagong sistema ng komunikasyon noong mga panahon yun, hindi na muling mauulit ang malagim na insidente na kanyang naranasan. April 10, 1912, sumakay si Ramon sa Titanic at kabilang siya sa mga nasawi sa paglubog ng barkong ito sa Atlantic Ocean. Noong Victorian era, ang pagkuha ng mga litrato kasama ang mga namatay na kamag-anak ay common o pangkarniwan at sa katunayan, itinuturing ito bilang isang paraan upang gunitain ang namatay at maibisan ang kalungkutan. Ang medical condition noong mga panahon yun ay talaga namang napakahirap, kaya naman ang pagkamatay ng mga bata bago ang edad 5 ay pangkarniwan lang din. Ang karamihan sa mga namatay ay sanhi ng mga epidemya tulad ng typhus, cholera, at diphtheria. Ang pagkuha ng mga litrato kasama ang mga yumao ay itinuturing na ritual noong Victorian era at ito ay tinatawag na Memento Mori na literal na nangangahulugan na Remember that you must die. Sa karamihan ng mga na-develop na litrato, ang mga namatay ay kinabitan ng metal stand at tali upang sila ay maitayo at magmukhang buhay sa litrato at may ilang okasyon din kung saan inayos sila na parang natutulog lang. Noong kalagitnaan ng 1800s, ang photography o pagkuha ng litrato ay lalong naging popular at abot-kaya, kaya naman ang Memento Mori ay mas lalo rin naging popular. Gayunpaman, sa unti-unting pagbuti ng healthcare noong mga panahon yun, ang demand para sa death photography ay unti-unti rin nabawasan. Hindi lamang sa UK naging kilala ang Memento Mori. Maging sa Australia ay natagpuan din ang mga ganitong uri ng litrato. Noong gabi ng October 21, 1978, sa kalagitnaan ng 252-kilometer flight training ni Frederick Valentich, siya ay nawala na parang bula sa bus tray. Si Frederick ay 20 taong gulang noong ito ay mangyari at siya ay inilalarawan ng kanyang pamilya at mga kaibigan bilang isang flying saucer enthusiast. Sa kalagitnaan ng kanyang training, iniulat niya sa Melbourne Air Traffic Control na siya ay sinusundan ng isa pang sasakyang panghimpapawid 300 metro lamang sa itaas niya at ang makina ng kanyang eroplano ay hirap na sa pagtakbo.
Gayunpaman, ang kanyang mga huling salita bago siya nawala ay mas nakakagulat nang sabihin niyang, "It's not an aircraft." Merong ilang mga ulat tungkol sa UFO sighting sa Australia noong gabing nawala si Frederick. Subalit ayon sa ulat ng Associated Press, hindi naniniwala ang Department of Transport ng Australia na UFO ang nasa likod ng pagkawala ng binata. Sa katunayan, may ilang opisyal ng departamento ang nagsabi na si Frederick ay nabalisa habang lumilipad ng pabaliktad o upside down at sa palagay nila, ang kanyang nakita ay ang sarili niyang refleksyon sa tubig o maaari ring ilaw lamang mula sa kalapit na isla. Kayo katropa, sa tingin nyo? Katropa, bago tayo magpatuloy sa number 2 at number 1, kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment at syempre i-share mo na rin ang video na ito. Salamat! Alam mo ba katropa na mayroong isang rare disorder na tinatawag na fatal familial insomnia na maaring ganap na sumira sa iyong kakayahang matulog? Ang sakit na ito ay incurable o hindi nagagamot at maaari mo itong ikamatay sa loob ng ilang buwan o taon kapag na-diagnose na mayroon ka nito. Ang fatal familial insomnia o FFI ay isang rare degenerative brain disorder. Ang unti-unting pagkawala ng kakayahang matulog ay ang pangunahing sintomas ng FFI. Gayunpaman, maaari rin maranasan ng pasyenteng mayroon nito ang unti-unting pagkawala ng kakayahang magsalita ng maayos, pagkawala ng koordinasyon ng katawan, pagbagal ng mental functions at iba pa. Ayon sa mga eksperto, ang disorder na ito ay sanhi ng mutation sa DNA at mayroong 50% chance na mamana ito ng isang sanggol kung ang isa sa kanyang mga magulang ay na-diagnose na mayroon ito. Walang gamot sa FFI. Gayunpaman, patuloy ang mga eksperto sa pagsasaliksik ng mga paraan kung papaano magagamot at mapapamahalaan ang sakit na ito. Ang taong na-diagnose na may FFI ay dumaraan sa mga stages kung saan ang pagkawala ng kakayang matulog ang una. Kasunod ang hallucination, delirium, seizures, coma, at pagkamatay. Ang average duration na maaari lamang itagal ng buhay ng isang pasyenteng mayroon ito ay 18 buwan. Ang pinakaunang taong nagkaroon ng FFI ay isang lalaki mula Italy at siya ay namatay taong 1765 sa Venice. Sa isang surgery na ginamitan ng general anesthesia, mayroong maliit na posibilidad mula 0.1 hanggang 0.2% na bumalik ang consciousness o kamalayan ng isang pasyente habang inooperahan. Ngunit hindi siya makakagawa ng kahit na anong pagkilos ng katawan. Nangangahulugan din ito na maaari rin maramdaman ng pasyente ang lahat ng sakit, subalit hindi siya makapagsalita ng malakas, sapat para marinig ng mga doktor sa paligid niya. Ang kakaibang kondisyon na ito ay tinatawag na Accidental Awareness During General Anesthesia o AAGA. Marami itong masamang epekto sa isang pasyenteng nakaranas nito at isa na nga rito ay ang Post-Traumatic Stress Disorder o PTSD. Isang mental health condition na maaring matrigger ng isang nakapangingilabot na karanasan. Ang AAGA ay sanhi ng hindi sapat na supply ng anesthetic sa katawan ng isang pasyente at maaari itong maranasan ng isa o dalawa sa bawat 1,000 mga pasyente. Ayon sa ulat ng mga pasyenteng dumanas ng nakapangingilabot na kondisyong ito, naririnig nila ang ingay sa paligid, subalit hindi nila maigalaw ang kanilang katawan at syempre, nararamdaman din nila ang matinding sakit dulot ng surgery. So ayun na nga katropa, dyan na nagtatapos ang ating video. Kayo katropa, alin sa mga facts na ito ang pinakagumulat at pinakanagbigay sa inyo ng takot? Comment lang ang inyong opinion sa comment section below. Muli, maraming salamat sa panonood and see you on the next video. Goodbye!